Magandang good afternoon for today's video. Halina't samahan nyo kaming muling mamasyal at mamangha sa mga magagandang tourist spot dito sa Baguio. Pero bago yan, samahan nyo muna kaming kumain dito sa isa sa underrated kainan dito sa Baguio na wala kang maririnig na tunog ng lato-lato. Habang kumakain ka pa, matatanong mo ang West Philippine Sea. Huwag lang matatakpan ng makakapal na pagtulad na nadatnan namin ngayon. Dito na yan, sa Hollow Plate na located sa second floor, SNA Building, Purok 5, Arisan, Baguio City, bagong mag St. Joseph Church. At yun nga, kasama ko pa rin ang aking buong pamilya at ang in-order nga namin yung mga set menu. Nasa set A, meron ka ng herbs chicken na lasang-lasa ang aroma ng herbs. Baby back ribs na napakalambot at apakasarap. Beef shank na putok-batok na very delicious. Nachos na very colorful and appetizing. Talaga na namang itsura pa lang masarap na talaga. Meron din silang Hawaiian pizza, rice na napakadami and iced tea. At yung kanilang set C na may bulalo na ang sarap ni Kuya Este. Ang sarap ng sabaw, ang lambot. Grilled tuna belly na yes, walang lansa and fresh. Ridley Empo, chicken alfredo pasta na very creamy and yummy. At meron din silang salad na pagkakinain mo, you feel so healthy na. And mushroom pizza na hindi lang loaded sa toppings, loaded din ang lasa ang at sarap. At meron din niyang kasamang rice and iced tea. At nag-order din kami ng kanilang the ultimate platter na good for 7 to 8 packs. May crispy pata na napaka-crispy ng balat and grabe sa lambot ng laman. Una pa nga na fresh at hindi makati sa dila, chicken tonkatsu, boneless chicken barbecue wala na wala ng buto, at pork belly inasal na ang sarap talaga niya sa kanin. At meron din pala silang local dish dito sa Baguio na very first time kong natikman, pinikpikan kung tawagin, pero modern style na ang pagkakaluto. Meron din kasamang pork na seasoned with salt and spices na pinausukan ng matagal para rabas yung flavor niya. And dapat may kasama yung dugo, pero syempre alam nyo na, tikman na natin. Ang sarap yung sabaw, parang yung probinsya feels like yung pagkakaluto. So ito po ay native chicken na may kasamang pork. Grabe. Ang lambot ng chicken, malasang malasa yung sabaw. Babalik-balik ang lalo na pag malamig. Sabagay, malamig naman dito sa Baguio. Atin. Grabe, lambot. So tikman na natin ulo ng native chicken, pinikpikan. Yung mas malasa, parang medyo fatty siya kasi nga balat yung kinagat ko. So tikman naman natin, dito tayo sa pasta, chicken parmigiana. Chicken alfredo naman tayo. Partner talaga sila. Mm-hmm. Si Parmigiana at si Alfredo. May chicken na malaki. Medyo creamy. Sobrang meaty. Ito tayo sa ultimate platter. Platter. Grabe. May crispy pata. Sausaw natin. Crispy pata. Crispy. Crispy, no? Ito yung laman, no? Grabe. Malamot. Tuna pa nga. Hindi malansa at napaka juicy. Grilled boneless chicken. Tikman na natin yung sabaw. Sarap. Nanonote yung lasa ng bone marrow. Baby back ribs. Yeah. Parang baby pa. Sobrang lambot, oh. Tuman natin. Kasi lambot ko. Tikman natin with rice. Sobrang smoky, tender, tapos nanonood yung lasa niya.
yun na nga po, no, namasyal na kami pagkatapos naming kumain sa Diplomat Hotel na luma na talaga, pero apakaganda pa rin ang tanawin doon. Nagpunta din kami sa Mirador Heritage and Eco Park na sobrang nakakapagod. Pero pag nasa pinakataas ka na at nakaupo ka na sa swing, mawawala na ang pagod mo, tapos yung mga bamboo ayos na ayos mag-picture taking. At sa Igorot Stone naman na slightly nakakapagod pero worth it naman sa ganda ng pagkakagawa at nakapagpa-picture pa pala kami. Ipurot. Mix breed ng Igorot na may kasamang pururot. Turot. Tapos nag-strawberry farm din kami at pumitas ng strawberry sabay kain. Yun, no? Pang-commercial ang kain eh. At syempre, namili din kami ng mga pasalubong. Grabe, ang tahimik dito. Wala kang maririnig na ingay ng syudad kundi ng lato-lato lang. And lastly, dito na kami sa Burnham Park, nag-stay ng matagal at naglaro na si Liam po at ng mga pinsan niya ng bat. So yun na nga po, no? Masaya, masarap, nakaka-enjoy at memorable. Pero kasi first time naming nagpunta ng Baguio at kasama pa namin ang aming buong pamilya. So paano? Abangan nyo pa kami sa day 3 namin. Paalam!